Okay, pag-aralan natin kung paano ka makakakuha ng 2 CPD units. CPA ka ba? Ito po ay 2 CPD units na wala kang babayaran ni kahit 5 duleng sa inyong tax specialista. Ituturo ko muna sa inyo kung anong gagawin ninyo dahil ang topic ko natin is tax protest types. Pag-uralan natin kung ano yung mga types ng tax protest. And then, makakakuha kayo ng 2 CPD units. Walang bayad ho yan. Libre mula sa inyong tax specialista. So, ilan ba, sir, ang types o tipo ng protest? Meron pong inilabas ang minamahal nating Bureau of Internal Revenue, Revenue Regulations 18-2013. Ipaliwanag ko lang po ang effect and application ng RR o yung Revenue Regulations. Kayo pong mga taxpayer, nandito ho kayo sa other concerns, at yung mga revenue officers ay kitang-kita naman ninyo na specifically in-identified. Ganito po yan. Ang epekto ho niya kung hindi ho kayo susunod, ang pinag-uusapan ay yung pong paggawa ng tipo ng mga protest. Puntahan nyo ho yung section 275 ng tax code. Pag hindi ho kayo sumunod dito sa revenue regulation nito, maliwanag hong binabanggit sa section 275 na kayo ho ay mayroong pagkakataong makulong ng 6 na buwan dahil lang mali ho yung inyong protest na ifinile. So, anong protest yon, mga ka-taxpayer kong minamahal? Maliwanag hong binabanggit dito ay yung pong dalawang klase ng protest. Ang sabi, may file a written request. So, dinefine ho, dalawang klase, I and double I. Request for reconsideration. Ito po ang ibig sabihin. Pakipost na lang po ninyo at basahin nyo ng paulit-ulit. At ang pangalawa po ay yung pong request for reinvestigation. Press post at basahin nyo ng paulit-ulit. Paano kami makakakuha ng 1 CPD unit? Okay, ito po ay 1 CPD at ito po ay 1 CPD. So, mga CPA kung nakikinig sa inyo, simple lang ho yung pagagawa ko. Gumawa ho kayo ng letter, request for reconsideration. Kahit ano ilagay nyo, 1 page lang ho, wag hong... Ha? At ang font 14, nahirapan ako magbasa ng less than 14 yung font. Arial ang gagamitin ninyong font. O yan, tatlo yung aking sinasabi. Ha? One page, yung pinakamaliit, yung letter size ang gagamitin nyo. Number 2, font 14. Gagawa kayo ng request for reconsideration. Babasahin ko, che-check ko kung tama yung ginawa nyo, i-email nyo sa akin. Okay, ayan yung email address ko na sa baba, makikita ho ninyo ito. So, tinutulungan ko lahat ng CPA na magkaroon ng usable tools at saka profitable skills. Hindi ho kayo magkakapera kung hindi kayo marunong gumawa ng request for investigation. Madaling salita, ang marunong gumawa ng request for reconsideration, ang marunong gumawa ng request for reinvestigation, mayroon home opportunity to make money. Ah, hindi tagagawa ng pera. To earn, mas maganda ho yun. So, yun ho yung 1 CPD unit. Niche. 1 CPD unit. Gawa ho kayo. Pero bago yan, gumawa kayo ng letter sa akin na sasama kayo. Prior sa paggawa nyo, huwag muna kayong gumawa. Letter of intent muna bago kayo gumawa. I-email nyo rin sa akin based ho dito sa binigay kong email address. Okay? So, kung itong gusto nyong gawin, edi mag-letter of intent kayo para dito.
Kung ito po ang gusto nyong gawin, mag-letter of intent kayo para dito. At pagkatapos, bibigyan ko ho kayo ng certificate na naka-earn ho kayo ng 2 CPD units. Pag natapos kong basahin, ayan, parusa sa akin yan. Hindi, opportunity sa akin yan para maituro ko sa inyo paano yung tamang paggawa ng request for reconsideration at request for reinvestigation. Ayan na po yung rule. Basahin nyo na rin. I-download nyo RR18-2013. So, mga ka-taxpayer kong minamahal, meron ho akong 50-50 video na ginawa. Type nyo lang, 50-50 video, 50-50 Emelino T. Maestro or 50-50 tax specialista. Panoorin nyo ho yung video ko kung kailangan ho ninyong magkaroon ng hanap buhay o negosyo, lalo na yung mga OFW na uuwi dito, walang hanap buhay po rito. I-share ko ho sa inyo yung kita ko, mag-usap-usap po tayo. At huwag nyo hong kakalimutan yung hong nakikita ho nyo rito. Ito, to, yan, paano ba to? Yan, to! Itong mga nag-a-appear dito, pakibasa lang ho ninyo at pakipromote ho ninyo kung meron kayong pagkakataon. So with that, mga ka-taxpayer kumahal, peace and happiness be with you. For life. See you later.